Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumainyo rin. Sa ating pong paglalakbay bilang isang Kristiyanong komunidad, nasa ikalimang linggo po tayo ng Kuwaresma. Kilala din po ito, Domingo de Lázaro. Isang linggo bago ang Semana Santa. Sa susunod na linggo ay Linggo ng Palaspas na. Kaya tayo'y maghanda na, may apresasyon, may pagpapahalaga kung gaano kalaki ang sakripisyo ng Puon para sa atin. Ang ating Ebanghelyo, binigyan pa ng panibagong oportunidad ang nahuli sa akto ng pakikiapid ang babaeng nagkasala. Tayo po yun. Naranasan ng pagpapatawad, naranasan ng habag, dinulutan ng awa ng may kapal. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Anupat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon na siyang gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupig ang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karwahe'y winasak. Sila'y nangabuwal at di na nakabangon, parang isang ilaw na namatay ang ningas. Ito ang sabi niya, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito at masdan, ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayon di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang yung mga hayop na pawang mailap, gaya ng avestrus at ng asong gubat. Ang dahilan nito, sa disyerto ako'y nagpabukal ng saganang tubig para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila,
kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila. Anong rikit? Dakilang ang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Filipos. Mga kapatid, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay namang uli, makihati sa Kanyang mga hirap at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan, sa pag-asang ako muling bubuhayin. Hindi sa makamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Magsisipayong matapos, halinang magpalit loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y tumulong at manumbalik na lubos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga ulibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya umupo siya at sila'y tinuruan. Noon, dinala sa kanya ang isang na mga iskriba at ng mga pariseo, ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guru, ang babaeng ito nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya na may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng kakatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya? At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis. Simula sa mga pinakamatanda, walang naiwan kung hindi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong siya ni Jesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Kay Kristo, ang awa ay maaari mula sa kanyang daliri. Kay Kristo, ang awa ay maaari mula sa kanyang daliri. Ngayong linggo, bago ang Semana Santa, Domingo de Lazaro, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. May nagkasalang babae na huling nakipag-apid. Sa batas dapat batuhin. Ayon kay Jesus bumato ang sino bang walang sala. Muling yumuko si Jesus at sumulat siya sa lupa. May bumato ba? Wala po. Hindi kita huhusgahan. Huwag ka nang magkasala. Inawit ko po ang Ebanghelyo sa tono ng pasyon, sa tono ng pabasa. Itong mga tradisyon ito, kaugnay na kaugnay sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, tawagin akong sinaluma. Ngunit ito, tono ng pabasa,
Yaman natin ito sa ating debosyon sa Kanya. Bahagi itong awit na ito. At lalo na ang ebanghelyo nito. Ebanghelyo ng awa. Pagbibigay ng oportunidad sa isang taong nahuli sa akto na gumawa ng mabigat na kasalanan. Pinagbigyan. Meron pang isang oportunidad. Naranasan niyo na bang mapahiya? Dumating na ba sa punto ng buhay ninyo na tapos na ang lahat? Ito na ang wakas ng daigdig mo. Ito na ang katapusan ng mundo mo. Sa kahihiyan, uso ngayon ang kultura na kanselado ka. Alam mo, kanselado. Oh, wala ka na! Kahit na ano gawin mo, ikis ka na. Kanselado ka na. Napahiya ka na. Wala ka nang mukhang ipapakita. Ilabas mo yung mukha mo. Ay. Yung pangalan mo, i-Google mo. Katumbas. Wala nang gumagalang sa'yo. Lalo na sa henerasyon ngayon. Dumating na ba yung punto niyan? Ano mangyayari sa'yo? Paano ka mabubuhay? Wala ka ng kaibigan. Binatikos ka na sa social media. Viral. Scandal. Yan ang naranasan ng babaeng nahuli sa pakikiapid. Ano ngayon? Matutulungan mo ba sarili mo? Hindi. May tumulong, may sumagib, may nagsalba, may nagligtas. Ang mabait na Panginoong Hesukristo. Hindi lamang siya mabait, magaling. Ginamit ito ng mga kalaban niya. Yung mga kalaban niya, desidido nang patayin siya. Martyr. Ang madilim, maitim, maduming balak, conspiracy, pagsasabwatan nila. Gumagamit sila ng paratang. Walang tigil na naghahanap ng akusasyon laban kay Jesus. Paano malulusutan? Ang gagaling ng mga kanilang mga legal na isip. Ang babaeng ito, yung mga katulad nila, Nahuli, ha? Ayon sa batas ni Moises, ang mga katulad niyan, kailangan batuhin hanggang sa mamatay. Mabukol-bukol yan ang mga ganyang klaseng babae hanggang mamatay. Tiningnan si Jesus sa mata. Ano ang masasabi mo? Si Jesus ay yumuko, sumusulat sa lupa. Ano kaya sinusulat niya? Katulad ng daliri, yan ang daliri ng Diyos na sumulat sa tableta, utos. Ang kulit nila, walang tigil sa kakatanong, ano masasabi mo? Kadalasan, ano ba nasa batas? It's the law. Yun ba yung tugon ni Jesus? Ano ba magagawa natin? Yan ang batas eh. Yan ang legal eh. Ano ba masasabi mo? Naipit ka na. O, makukontra mo ba si Moises? Magaling! Mahusay! Henyo ang Panginoon. Pagkatapos siyang pinagdidiktikan, ano masasabi mo? Tinilang sila ng ating magaling na Panginoon.
upang sagipin tayo, mahusay talaga, matalino talaga ang Panginoon. Hindi naman niya kinontra si Moises eh. Ang sabi niya, sino man sa inyo na walang sala, siya unang bumato at siya yumuko. Sa daliri niya, sapagkat si Jesus ay Diyos, sumulat siya ng panibagong batas. Batas ng awa, habag, at pagpapatawad. Yumuko siya. Bakit yumuko? Hindi niya tinitingnan yung mga makasalanan. Ah, alam ko. Ah, yung mga bayan. Oh, maraming kakasalanan. Ah, ikaw ah, alam ko kasalanan mo. Alam ng Diyos yan. Alam niya siya, Diyos siya. Pero yumuko siya. Hindi tinitingnan ang kasalanan. Alam naman natin, eh medyo tumahimik na eh. Tanong niya, nasaan sila? Wala na po sila. Maganda sinabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan. Humayo ka, ngunit huwag ka nang magkasala. Gumagamit po ako ng mga makatang pamamaraan. Humayo ka. Humayo. Ilagay natin ang sarili natin sa napahiyang babae. Tayo ay pang-impyerno. Humayo ka. Nung narinig ito ng babae at narinig natin kung tayo pinatawad sa ating makasalanan, naramdaman natin humayo ka sa katahimikan. Hindi na magulo ang aking buhay. Humayo ka sa kaginhawaan. Nawala na ang kadustaan. Alam niyo ba yung mabigat sa puso mo? Humayo ka. Humayo. Lumayo. Sinabi ni Jesus, pero, makinig, yung huling-huli. Huwag ka nang magkasala. Ha? Mabigat pa rin ang ginawa mo, huwag ka nang magkasala. Lumayo ka sa tentasyon. Lumayo ka sa masama. Lumayo ka sa kasalanan. Lumayo ka sa tukso. At ibinigay sa atin ang kadalisayan. Dalisay muli. Ang kagandahan. Dati kapangitan, ngunit kadalisayan at kagandahan. Humayo sa katahimikan, sa kaginhawaan. Lumayo at maging dalisay at kaputi-puti pagka-inosente. Humayo, lumayo at tumayo. Yung ibang mga tao, ikaw ay binabagsak, binubuwal, binababa. Ha? May mga ganyan, mga tao. Ngunit si Jesus, humayo ka, lumayo ka at tumayo. Tumayo. Itaas. Itanghal, itayo. Ha? Yan ang maganda. Kaya, katagalang konti, pagka makata, humayo, lumayo, humayo. E ngayon, ikaw, tayo na pinatawad na pang-impyerno, nabuksan muli ang langit, anong tugon natin? Malapit na ang Semana Santa. Katulad ng mga pinagaling, katulad ng mga pinatawad ng malaki, sumunod tayo sa Kanya. Alam natin na, kung ikaw, sino kaya itong nagpatawad sa akin? Siya'y papatayin. Alam ng babae yan. Ginamit lamang siya upang gamitin na patayin. Ano tugon mo? Ano tugon natin? Samahan ng gandulo. Kahapon po, nandun po ako sa huling araw ng Triduo sa San Lazaro. Panata po natin na dalhin
ang Senyor sa San Lazarong Hospital taon-taon, lalong-lalo na kung may pandemya. Kapista nila ngayon, Domingo de Lazaro, ang babaeng nahuli sa pakikiapit bilang pabor sa kanya, bilang pagtugon sumunod kay Jesus. Ilan lang naging tapat ang gandulo hanggang libingan. Si Lazaro din na muling binuhay, kaya nga Domingo de Lazaro, ibinigyan ka ng panibagong buhay. Buhay ka uli, dati patay ka. Sumunod siya, kasama ang kanyang kapatid, si Marta, si Maria, hanggang libingan, hanggang pasyon, hanggang pagpapakasakit, hanggang kamatayan ni Jesus at muling pagkabuhay. At ngayon, tinataguyod natin ang mga tradisyon, kaugnay ng Senyor. Nasa ikatlong araw po tayo. Ano ba itong sinasabi ni Father? Malapit na po yung Biyernes Dolores. Yung Biyernes Dolores, yun ang Biyernes bago yung Semana Santa. At meron tayong pitong araw ng pagninilay. Para sa Mater Dolorosa, may imahin po. Lahat ng mga imahin dito nakatakip ng purple na tela, baliban sa Mater Dolorosa at ating pong Senyor, para matuntunan natin ang kahalagahan. Ha? Sumunod ang babaeng nahuli sa pakiyapit. Sumunod si Lazaro. Malapit na Semana Santa. Samahan natin ang mahal na Birhing Maria. Bawat isa sa atin may dalamhati, may iyak, may luha, may problema, may suliranin, may pinagdaraanan, may palaghoy, may lamentasyon, may panglaw, may hambal. Kaya nandito tayo, kaya napakadami natin. At alam ng mahal na Birhen yan. Samahan natin yung mga naging tapat. Tayo mga deboto. Kaya nga, yung unang araw, propesiya ni Simeon. Pangalawang araw, pagtakas sa Ehipto. Yung pangatlo, ngayon yun. Yung paghahanap sa batang Jesus sa templo ng Jerusalem. Ito po yun, yung pinakahuli. Si Jesus ay inilibing. Yan ang pitong hapis ni Maria. Tayo rin may hapis. Hindi po ba? Samahan natin ang mga naging tapat sa kanya hanggang sa kaduluduluhan. Pakiusap lang po. Ayun po, ay tutula na po ako. Pasensya po, Semana Santa ang aking pagninilay. Teka lang. Nawala ang aking marker. Ayun. Daliri! Sa anong mangyari, bawal ang magkungwari, bawal harakiri, bawal bawat pangyayari, maging mapanuri, tao'y ibang uri, trabaho'y lagari, ang salay kadiri. Ang Diyos ang may-ari, sa kanya'y papuri, si Jesus ang hari, si Kristo ay pari, likhay sari-sari, pati bahaghari, lahat maaari sa kanyang daliri. Daliri, espelengi ng daliri, D-A-L-I-R-I, D, dakilang kahabagan ng Diyos. A, awang walang hanggan. L, lubos sa pagpapatawad si Jesus. Lubos sa pagpapatawad si Jesus. I, importanteng umanawa. R, responsibilidad bumalik sa kanya. At huling letra po, I, iwanan natin ang kasalanan. Sa tulong ni Maria, Mater Dolorosa, at ni San Jose na may sariling hapis din niya, nawa po, iwasan na natin, wag na tayo magkasala. At
Katulad ng babaeng nakiapid ni San Lazaro at mga naging tapat, samahan natin hanggang dulo, hanggang libingan, hanggang tagumpay ng pagkabuhay ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, habang palapit na ang mga mahal na araw, dumudulog kami sa iyo, Ama, na panatalihin mo ang iyong pagkahabag sa amin upang tuluyan kaming makasapit sa pagbabagong buhay na aming hinahangad at maging marapat na tumanggap ng grasya ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Tayo'y dumalangin, tugon po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maipahayag nawa ng mga namumuno sa simbahan ang mabuting balita na may tapang sa gitna ng realidad ng pagkamuhi, pagsisinungaling, at pag-uusig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maisulong nawa ng mga namumuno sa pamayanan ng may lakas ng loob at hustisya para sa mga hihirap, moralidad at pagtatanggol sa digdinag ng buhay ng bawat mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Akayin nawa ng mga tatayong saksi at mga katikista ang mga bibinyagan tungo sa landas ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng mahal na pagpapakasakit ni Kristo, magtulungan nawa ang bawat binyagan na lumikha ng komunidad kung saan nagahari ang awa, pagkahabag at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo nawa, Panginoon, sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming yumao upang ang karangalan nila'y maging ganap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa pamamagitan ng iyong salita, nailigtas ang babaeng nagkasala. Sa pamamagitan din ng iyong salitang si Jesus, iligtas mo kami sa kamatayan at tulutan mo kami ng bagong buhay na siyang pinagtagumpayan niya sa krus. Siyang nabubuhay at nagahari kasama at Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipu po ang lahat. Pagsunod sa
sa utos mo. Nalulungkot akong nais, di masukat ang galak ko pagkang aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito anhog ng iyong bayan sumasamo humihingi ng patawad. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapasaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay yung gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang ng paghahain ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, dakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagay niyo pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan.
aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Mater Dolorosa, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Yesu Kristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyan po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kasalanan ko, purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugo ng iyong anak para sa akin. Announcement. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na pagtibayin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno at pagbibigay limos para sa mga kapatid nating nangangailangan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom sa koleksyon ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na biktima ng COVID-19 pandemic at mga bagyo. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula Didi na maging bukas palad sa ating mga kapwa. Maraming salamat po. Sa sarili lamang, at ang sinumanang
mahalagang announcement. Sa mga hindi pa nagpapabakuna laban sa COVID-19, meron po tayong bakunahan na nagaganap sa Plaza Miranda sa harapan ng simbahan. Ngayong April 3, 2022, simula 8 a.m. hanggang 5 p.m. lamang po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintaying banggitin ang grupo ng kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala ng mga pangal sa binyang na ikaw iiwin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayi po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiyo po muna ang lahat at makinig ng mabuti. Maaari nang lumabas ang mga nakatayo sa gilid at likod ng ating simbahan. Panatilihin lamang natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo.